Nakauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng pagtitipon at sama-samang pagsamba ang mga Adventist senior citizen sa buong Batangas area. Ang nasabing area-wide fellowship ay idinaos sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ang mga bahagi ng kanilang programa nasa balita ni Celine Dublas. Papuri sa Panginoon ang ating ibigay dahil ang ating mga iginagalang na mga senior citizens ng buong area ng Batangas ay nagkaroon ng isang masayang fellowship dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng area fellowship ang mga senior citizens sa probinsya ng Batangas na may temang I Will Go With My Church. Ang nasabing pagpupulong ay pinangasiwaan ng mga manggagawa ng buong Batangas sa pangunguna ng kanilang area coordinator na si Pastor Ramil Pernia. Sa atin pong mga senior citizen ng area ng Batangas, kayo'y inspirasyon ng mga kabataan sa inyong mga paglilingkod, kay aming tinitingala sa inyong pananampalataya, kayo ang aming halimbawa. Aming pong hangad ang patuloy na kalusugan para sa inyo, kalakasan. Bakas ang kaligayahan sa mukha ng ating mga kapatid na maging isang matatag at masiglang miyembro ng simbahan at magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Kaya naman masiglang nagbigay ng hamon sina Brother Susing Cordero at Brother Gary Abakan bilang mga opisyales ng grupo. Sa ating mga kasenyuran, at ito'y nadaranasan ko, patuloy at patuloy tayong gumawa sa gawain ng Panginoon. At muli kong uulitin, tayo ay maging matatag kahit tayo matanda na. Ako po bilang isang may karanasan na sa ganitong mga gawain o tungkulin na ipinagkaloob sa amin, ako po naman nagagalak. Naging tagapagsalita nila si Pastor Henes Villanueva na kung saan idiniin niya ang pagkakaroon ng masidhing paglilingkod at pakikisangkot sa gawain ng simbahan. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan, dahil mayroon tayong service, mayroon tayong ministeryo o paglilingkod na isasagawa. Layunin ng samahang ito na magkaroon ng pagkakaisa na ikalalago ng pananampalataya bagaman may edad na. Kaya nagkaroon sila ng paghahalal at pagtatalaga ng mga bagong opisyales ng Senior Citizens Organization, Batangas Area. Idalangin natin na patuloy silang pagkalooban ng buhay at lakas para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Arbando Blas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.